Hello guys, magandang araw. Nais ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa aming generator engine. So yun na nga guys, sa wire ng aming generator engine sa may terminal box ng generator engine. Sa taas ng alternator side guys ay mayroong wire na naputol. Buti na lang talaga guys at nag-actual inspection ng aming pangmalakasang electrician na si Gatsby. So at yun nga guys ay nakita niya na mayroong isang wire na putol sa ating terminal box. Sa loob ng terminal box guys ay mayroong tatlong main terminal, na ang bawat main terminal ay mayroong limang wire. So sa isang main terminal guys may isang wire na putol. So ibig sabihin apat na lang yung nakakonekta. Ang masama niyan guys, hindi namin alam kung kailan ito naputol. So wala din kaming idea kung kailan. So guys, katatapos lang ng generator na ito ng 10 days service. So one day after ng service niya, so yung in-inspection ni Elec. So during ng 10 days niya na running guys condition, wala namang nakitaan ng abnormality sa kanyang takbo at sa production ng electricity. At dahil nga sa nakita ni electrician guys, amin agad itong kinonsulta sa aming pangmalakasang chief engineer upang makahingi na rin ng advice kung ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. At dali-dali namang bumaba ang aming chief engineer guys at in-inspection niya mismo. At yun na nga guys, yung ginalaw-galaw niya na. Ginalaw-galaw niya na yung putol. Makaraan ng ilang sandali guys, narinig namin sa bibig ng aming chief engineer na ang pinakamahiwagang salita na sinabi niya. Oh, alas 10 na pala. Kape na. At dahil sa idea na yun ni chief engineer guys, agad na agad kaming nagpalakpakan. Untik na naming nakalimutan guys yung mahiwagang kape. So guys, kapag nagbabarko kayo guys, huwag na huwag nyong kakalimutan yung kape. Kalimutan nyo nang magchat sa asawa nyo, huwag lang yung magkape. Kasi importante yan. Wow. At pagkatapos nga namin magkape guys, agad pinakuha ni chief engineer na picturean ni electrician ang putol na wire para daw magawa ng report at masend sa opisina. So guys, sa buong pagbabarko ko guys, ito ay isa sa mga natutunan ko, ang importante na dapat matutunan ng bawat marino. Yung sinasabi nila guys na huwag nating sarilihin yung problema ng barko. Ika nga guys, spread the responsibility. So ano man yung ma-discover nating problema sa barko, dapat natin itong i-report sa opisina upang sila naman yung mamroblema. So marami akong nakasama guys na takot mag-report dahil daw baka sisihin. Kasi hindi naman daw pinapansin yung mga report niya. Basta guys, para sa akin yung tumatak talaga sa akin yung sinabi ng isang chief engineer na idol ko dati is spread the responsibility. Huwag mong suluhin, huwag mong sarilihin. Dahil nandyan yung company para tulungan tayo. Alam, expected na ng company yan na may mga problema talagang dumarating sa barko. Lalong-lalo na sa mga machinery. Ang pinakamahalaga din na nire-report natin yung mga problema sa barko is ma-aware yung company at ma-lessen yung magiging damage at maiwasan in the future at ma-inform din nila technically yung ibang fleet nila o ibang hawak nilang barko. So okay guys, balik tayo sa topic. So after ng nireport ni chief engineer guys, so nireport niya lang yung nangyari na ganun nga after ng service during inspection ng electrician nung nakita niya yung inopen niya yung terminal box, nakita niya sa main terminal number 2 may isang wire na naputol, and naghingi din siya ng advice what we will do in this matter. So nagsuggest yung opisina guys na yung technical department sa yung superintendent na wag i-put to service yung generator number 1 which is na yung may putol na wire. So yun lang yung sinabi nila, tapos din na prepare a requisition for the cable shoe na ganun yung size, kasi sa barko guys may mga cable shoe tayo na pero hindi siya ganun kalaki. So yung size na yun guys, sa video makikita nyo na medyo parang maliit lang siya, pero sa actual guys malaki yung wire na yan. At yung cable shoe, hindi mo siya pwedeng pipigain lang ng plier. So nag-order pa kami guys ng crimp tool, hydraulic crimp tool. So ganun siya ka tigas. Lang in-advise ng opisina hanggat hindi
na kukonect yung putol na wire, at wala pa kaming spare na cable shoe at saka crimp tool na baya jack. So hindi muna siya pwedeng i-service. So guys, ito yung tanong ko sa inyo at sa lalong-lalo na sa mga viewers natin na electrician dyan. So ano ba ang magiging resulta ng ganon na may isang putol na wire sa connection ng main terminal? At pangalawang tanong, bakit mayroong limang wire sa isang main terminal? Bakit hindi pwedeng isahin na lang? So anong reason, bakit kaya ganon? So may yung electrician na kasama ko, may sinabi siya sa akin. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. So gusto ko lang malaman yung inputs nyo dito sa ganitong scenario.